guys! So today, papakita ko naman sa inyo ngayon yung puno at bulaklak ng peach. So meron kaming peach dito na puno. So ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nila. So pupuntahan natin yung puno na yon. So malamig pa rin ngayon kasi nag-ulan kahapon. Tapos naghangin. Pero spring na ngayon kaya ang mga puno, mapapansin nyo, ayan. May mga dahon at bulaklak na. Spring na kasi, kaya nag-start na silang magdahon. So, ay, ang ganda! Ang ganda ng bulaklak. Guys, alam nyo to, ito kasi is, so ito yung shower cherry. Ang ganda na bloom na sila. Ang bilis magbulaklak na itong cherry. Kailan lang to, ano lang to? Mga nakaraang araw lang. Mga umaano pa lang yung mga buko niya, yung mga dahon-dahon niya. Ngayon, meron na siya agad na bulaklak. Ayan, kung mapapansin niya, oh. Ang bilis niya. Tapos ano, diba vlog ko din ito sa inyo. Ipapakita ko din sa inyo para makita niyo ng maayos. Pero ngayon, pupuntahan natin is itong peach. So, andito na tayo sa peach. So, guys, ito yung klase ng puno ng peach. So, ganito siya. So, meron silang 5 petals. Ay, mapapansin nyo. Ito, buo pa siya. Buo pa. Ito, buo pa yung petals niya. Ayan. Survivor. Survivor to. Hindi pa nalalagas. 5 petals. Tapos, ayan, tingnan nyo. Mapil yung pagka-pink niya. Hindi sobrang tintal. Ayan. Pagkatapos ito magbulaklak. Kasi nauna yung bulaklak kaysa sa dahon. Ayan, susunod na yung mga dahon. Papansin nyo, nag-ano na yung mga dahon. Ay, may mga dahon-dahon na. Nakakatuwa ito kasi nauna yung bulaklak kaysa sa dahon. Diba sa atin sa Pilipinas, nauna yung dahon bago yung bulaklak. Ito, ang kaibahan nito, una yung bulaklak kaysa yung dahon. Kaya nakakatuwa siya kapag nagbulaklak, sobrang dami. Peach tree is Noesprinus persica. Peach originate from the region of northwest China, but today it can be found in many parts of the world. Peaches grow in a fairly limited range in dry, continental autumn climates, since that receive a killing requirement period of cold weather after which a fruit-bearing tree will blossom. Do you know that there are over 2,000 varieties of peaches in the world, and the average life in a peach tree is about 12 years? The scientific name of persica, along with the word peach itself and its cognates in many European languages. Mapapansin nyo, nagdadahon na sila. Kasi nung nakaraan, nauna yung mga bulaklak niya. So ngayon, mapapansin nyo, marami ng mga dahon yung peach. Nung nakaraan kasi wala pa. During winter, mostly all trees are sleeping, no leaves and flower. But then, when they feel the warm weather, they start to grow, and peach is the one to bloom the flowers before leaves. They enjoying the winter months, and when the winter ends, they gonna feel it, and starting to grow and bloom, they gonna show how beautiful their flowers, and enjoying the warm months. The standard peach tree pruned are 12 to 15 feet. It's good for best airflow and reachability. Ang puno ng peach is ganito. Hindi siya ganun kalaki. Mga 15 feet lang siya. Hindi siya ganun kataas kumpara sa mangga na sobrang taas. And mga 15 feet lang siya. The standard peach tree pruned to is 12 to 15 feet for best airflow and reachability. But do you know that a peach tree has the potential to grow up to 25 feet tall? Pwede niyong akyatin siya kasi hindi siya sobrang taas. Tapos ang dami niyang sanga. Ayun, mapapansin niyo, sobrang dami niyang sanga. Pero mga payat yung sanga niya, hindi man yung malalaking sanga. Ayan, ang dami na niyang dahon nung nakaraan, hindi. Kasi yung bulaklak niya, ang bulaklak niya, kulay pink naman. Ganito yung bulaklak niya, guys. Ayan, nagbubulaklak siya ng mga early spring. Ayan.
So, you must prime it, so that it will not become so big. Peach trees typically bloom in spring. Whether flowering occurs early or late in spring depends on winter's weather and the tree's chill hours requirements. During winter, peach trees accumulate chill hours. When the trees reach the required number of chill hours for their variety, the next warm spell causes them to produce flower buds. The fewer chill hours a peach tree needs, the sooner it produces flower buds in spring. Most peach tree varieties need 600 to 900 chill hours. If your peach trees do not receive enough chill hours, their flowers may not open or they may have only a few flowers that open. Off the peach flowers can be described as light pink to carmine, to purplish in color. The blossom appears before the peach leaves. They bloom as a solitary or paired flower about 2.53 centimeters in diameter with 5 petals. Ang bulaklak niya is kulay pink. Ayan, pale pink, hindi ganong patingkad na pink. Ma-pale-pale siya. Para siyang ang bulaklak niya ikaparehas ng apricot. Yung apricot naman is kulay white. Tapos, ang sungut-sungut is kulay pink. Ang ganda niya tingnan kasi puro bulaklak siya. Makikita mo puro bulaklak, walang dahon. Yun yung maganda dito. Parang alam niyo yung sa sakura, ganun. Kahit sa mga kalsada, makikita mo, may mga peach kasi tanim sa mga kalsada. Peach at saka cherry. Ang cherry naman kasi kulay white. Ang cherry ganito. Ito yung cherry. Ang susunod, ipapakita ko din yan sa inyo. Pero ito, nakakatuwa to kasi sobrang ganda niya tingnan kasi di ba kulay pink. Tapos puro siya bulaklak, walang dahon. The ovary on the peach blossom is pyrogynous, simple single locule, and surrounded by a hypanthium. The color of the inner surface of the hypanthium on the flower is indicative of flesh color. Peach blossom petals range in size from large and showy to small and curved on margins. The blossom is borne singly on short peduncles from lateral buds on one-year-old wood. Peach blossoms are produced by the deciduous tree botanically classified as Prunus persica, as member of the rose family. Relatives include plums, cherries, peaches, apricots, and almonds. There are hundreds of varieties of peaches, all belonging to two categories, the freestones and the clingstones. Peach blossoms are best used as an edible garnish as they offer only a mildly sweet flavor. Use the flowers to add color to both sweet and savory dishes. In China, the peach tree holds mystical properties thought to bring good luck, abundance, protection, fertility, and affection. Nauuna siyang magbulaklak kaysa magdahon. Mapapansin nyo, wala na masyado siyang bulaklak. Kasi nalagas na kasi nag-ulan, nag-hangin. So nalagas na yung mga bulaklak niya. O konti na lang yung mga bulaklak dito. Ayan, mapapansin nyo, konti na lang. Noong nakaraan, madami na itong bulaklak. Kaya lang, nag-ano siya, nag-hangin, saka nag-uulan. Nalalagas na siya. Ayan o. Lagas na yung mga petals niya, lagas na. In Japan and China, it is customary for brides to carry peach blossoms in her bouquet. Peach develops green, elongated leaves. They are lanceolate in shape and have pinnate veins. Do you know that the peach fruit has long been considered a symbol of longevity and even immortality in its native China? Chinese mythology tells of a group of deities celebrating the everlasting life provided by the fruit every 6,000 years in an extravagant ceremony called the Feast of Peaches. The legend, usually referred to as the Peaches of Immortality, explains that the peach trees planted for the occasion would take 1,000 years to sprout leaves, and another 3,000 for the peaches it produced to ripen. Talk about delayed gratification.
So, ganito yung puno niya. Ayan. Mabilis malaglag yung mga petals na, lalo na kapag malalakas yung hangin at saka yung ulan. Kasi nung mga nakaraan, nag-uulan, sobrang lakas ng ulan. Ayan, nalalagas talaga yung... Do you know that in Korea, peaches represent not just longevity but riches, honors, and happiness itself? And the trees are considered one of 10 immortal plants and animals. As a sign of respect for their mystic powers, peaches are never placed on the table there. And in Vietnam, peaches are not just seen as warders of spectral evils but those posed by members of this mortal realm. With the delivery of a peach tree branch tied to a historic military victory over an invading Qing Dynasty army from China. Yung tinatawag kong sungut-sungut, ito yung nasa gitna. Tingnan mo, ang bilis malagas ng petal. Yung apricot is kulay white ang kulay niya. Pareho sila ng bulaklak ng peach. Pareho. Pero ang pagkakaiba nga lang, ang apricot is kulay white. Tapos yung nasa gitna niya is pink. Pero ito naman, ang bulaklak niya is kulay pink. Tapos kulay pink din yung nasa gitna niya. Hindi sila sobrang pink na matingkad. Pale pink siya. Mabilis nga lang siyang malagas. Pag nagbunga naman to, sobrang dami din. Nasa katawan din. Parang ito, yung mga bulaklak niya, nasa sanga. Ayan, nasa sanga. Kapag nagano din yan, pag nagbunga din yan, nasa sanga din siya, nakakapit dito. Ang bunga nito is kapareha din ng apricot. Makakita na kayo ng apricot, ganun siya, mabalahibo din siya. Ang kaibahan nga lang nila, yung buto nila, mapapansin mo yung buto nila, magkaiba. Ang buto nito is parang may tusok-tusok. Yung sa apricot, wala makinis yung buto nun. Yung pagkakaiba nila, pero pareho sila na mabalahibo, tapos may parang may hiwa sa gitna, ganun. Madami lang siyang magsanga. Nakakatuwa siya guys, kasi kapag sobrang dami ng bulaklak nito, kasi wala pa siyang dahon, kitang-kita mo talaga yung bulaklak. Pag nalagas yung bulaklak niya, saka naman siya magdadahon. Ayan. Tama, nag-uumpisa ng magdahon. Ang dami nilang dahon na. Nung nakaraan lang, puro bulaklak to eh. Walang mga dahon-dahon. Alam mo yung parang patay na mga sanga-sanga, ayan, ganyan. Katulad nito, parang mga patay na, pero buhay siya. Tapos may mga bulaklak na kulay pink. Diba? Nakakatuwa, tingnan. Ayan. Mapapansin nyo sa atin, diba, yung ganyan? Puputuli na tapos tatabasin na. Dito hindi. Kapag ganito, nabubuhay pa to. Hindi yan patay. Tingnan nyo tong ubas. Ayan o, yung ubas. Ubas to eh. Ayan, meron na siyang nag-uumpisa ng magdahon. So
Ngayon, kapag nakakita kayo ng peach, alam niyo na yung bunga niya, yung bulaklak niya, tsaka yung puno niya. So, madali nyo nang i-identify kung ano yung peach at saka apricot. So, ayun lang guys. So, that's all for today. This is the Filipino Wanderer. Barong sound that and sharing like, share, subscribe. Ciao!